Hi, this is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel and hit also the notification bell so that you will be notified as long as I have new upload. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt in. Good morning, this is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. So ngayon ako nandito sa Palayan sa variety na red rice 18. Yung 216 yung nakaraan yung tinanim namin. Ito ngayon ay red rice 18 variety. So ngayon ang palay na ito ngayon ay marami mong makikita na ito yung uod. Ayan, ayan. Yung uod na yan ay isang karaniwang makikita sa panahon ng tag-ulan o tag-init kasi yung palay, ng dahon ng palay ay malambot at siyang kinakain ng butterfly lalo na pag bagong lagay ng fertilizer. So yung palay ay siya, ang dahon ng palay ay masyadong malambot at maraming nutrients. Kaya yung butterfly ay dumadapo dyan upang nangitlog at mag-iwan ng isang one yung caterpillar, yung uod, para siya ay maging butterfly din sa buwan na ito. Ay yung season, umuulan at saka umiinit, yun ang kadahilanan na maraming butterfly na dumadapo sa mga palayan at upang magpropagate, upang magpadami. Kaya yung mga dahon ng palay ay makikita mo, yung iba ay mayroong mga puti-puti. Kung hindi mo siya maagapan, maaari siyang masisira ang iyong palay at medyo mabawasan ang iyong ani. Yung expected mo na ilang kaba na makikit maani, mabawasan siya, hindi siya maka kung dahil nasisira na yung palay. Kasi yan pa naman ang sukatan sa isang palay na healthy kung yung dahon ay walang sira. Kasi kung marami siyang sira, hindi maganda ang bunga ng palay o ang result dahil wala siyang nutrients na makakain, wala siyang nutrients na maibigay doon sa isang butil ng palay. Pero kung yung dahon ay healthy siya at wala kang makikitang kinakain ng uod, ang bunga na yan ay expected na 100% na marami siyang nutrients na kukuha dahil yung puno ng palay o yung dahon ay makapagbigay ng nutrients doon sa isang bunga ng palay. Kaya hindi siya masyadong maepektuhan kung marami siyang nutrients. Pero kung wala siyang nutrients tapos yung palay mo ay marami ng mga uod o mga butterfly na dumadapo at namumuti na yung isang dahon, tapos hindi ka pa naglagay ng fertilizer na urea at may halong 1620 upang tumaba siya, at yung dahon, ang palay na yan ay konti lang talaga ang makikita mo o makukuha o maharvest sa isang anihan. Kaya maigi na yung maglagay ka ng fertilizer kahit papaano kung mayroon mga unwanted na butterfly na dumadapo at nanginginain sa iyong dahon ng palay ay hindi ka gaanong ma-alkansi. Pero mas maigi din pagkatapos ng paglagay ng fertilizer ay isprehan mo siya ng padan upang yung palay na yan ay hindi siya masyadong ma-attack doon sa mga unwanted na butterfly. Kasi kung hindi mo siya isprehan bago kang lagay ng fertilizer, eh maaari siyang dapuan agad ng butterfly dahil bagong lagay ng fertilizer. So yung dahon ay malambot, masustansya at maraming nutrients. Yun ang kadahilanan na maraming butterfly nagpalipad-lipad at dumadapo sa isang palayan upang manginginain. So ngayon, nalagyan na spray na to siya. Hindi ito katulad ng dati na wala pang spray. Pero pagkatapos talaga ng paglagay ng isang abono o fertilizer ay lagyan na to siya ng isang spray. Sprayhan to siya para maiwasan na hindi masyadong makain o
disturb sa isang unwanted na butterfly upang magparami. Makikita rito na yung mga dahon naman ay kunti lang ang mga damage. Ayan, ipakita ko sa inyo. Yung dahon ng palay ay kunti lang. Ito yun siya. Hindi katulad dun sa ibang palayan na mayroon talagang maraming nakikita ko na puti. Kasi depende kasi yan sa isang may-ari ng palay kung mag-spray siya agad. Kung hindi siya mag-spray agad, maaring maunahan siya ng butterfly. Pero kung pagkatapos ng paglagay ng fertilizer at mag-spray ka mga ilang araw, ayan, hindi siya gaanong madamihan ng mga salot. Kasi pag nalulusaw na yung fertilizer, doon na yun siya o akyat ang fertilizer doon sa itaas, sa puno, hanggang doon sa dahon ng palay upang maihimaging isang nutrients. Ayan, no? Isang mga unwanted na insects. Ayan, nagkaroon siya ng ito kadalasan yung makuan. Pero pag natapos na to siya, wala na rin mga unwanted na butterfly dahil tapos na ang pagpropagate nila. Kumbaga sa kuan, nakaraos na sila. So kailangan talaga ngayon ay agapan, kasi kung masipag ka nga, hindi ka marunong mag-agap, talo ka. Talo ka sa isang marunong mag-agap na hindi masipag, pero marunong siya mag-agap. Kumbaga sa kuan, in-anticipate niya yung mga pangyayari ng palay upang hindi masira. So ngayon ito, nilagyan na rin ang kuan. Yan, tanghali ngayon. Ay tanghali na, may enjoy ba init? Umaga pa nga, tanghali naman. Umaga pa siya, wala pang alas 8. Pero mainit na ang araw. So, ito. Iikot muna kayo sa isang palayan, sa view. Ayan. So, this is your Yoyo Sam. See you on my next vlog. And don't forget to subscribe, like, and share it to your friends or pal. God bless us all and bye-bye. See you on my next vlog. And bye for now.